Madali raw maapektuhan ng mga nangyayari sa mundo ang presyo ng mga bilihin sa Pilipinas dahil nakaasa tayo sa imported products. Paliwanag ng isang grupo, epekto yan ng paghina ng lokal na sektor ng agrikultura at manufacturing dahil hindi raw nabigyan ng sapat na suporta ng gobyerno. Narito po ang aking report. Kapag namimili, malamang marami sa babayaran mo imported. O kaya imported ang sangkap o materyales na ginamit para mabuo o tumubo ito. Sa nakalap na datos ng GMA News Research, nitong nakalipas na 10 taon, lumobo ang halaga ng mga inaangkat nating produktong agrikultura. Mula $6.84 billion noong 2011, tumaas ito ng 148%, $16.95 billion na noong 2021. Mahigit 20% dito ay bigas at trigo. Mahigit 12% ay material na ginagamit sa pagkain ng alagang hayop at mahigit 10% para sa karne. 2,617% nga ang itinaas sa halaga ng inimport nating sibuyas. At kahit napapaligiran tayo ng dagat, 269% ang itinaas sa halaga ng inangkat nating isda. Paliwanag ng Ibon Foundation, nag-ugat ito sa maling pag-aakalang mas makakamura ang mga mamimili sa imported. Kaya mula dekada 70, unti-unti nang bumaba ang taripa sa mga imported na produkto. Habang bumabaha ng imported, hindi naman daw naalalayan ang sektor ng agrikultura at manufacturing, kaya't humina ang mga sektor na ito. Kung walang sapat na suporta mula sa gobyerno, hindi na makakapagkompetensya yung local producers. And in the end, nagsasara sila, kaya na-create yung cycle ng import dependence natin. Ang resulta, ayon sa ekonomisang si Professor Emmanuel Leyco, mas vulnerable ang Pilipinas sa presyohan ng world market dahil umaasa tayo sa imported. Tulad ngayong humina ang halaga ng piso kontra dolyar, kaya mas mahal na ang pagbili sa mga imported. Nagmahal din ang ilang produkto tulad ng langis at trigo dahil sa giyera ng Russia at Ukraine. Now that the economy worldwide is experiencing major economic disruptions, this is a wake-up call for us now. Even if you have money to buy, if they don't want to sell to us, you cannot buy food. Pwede raw simulan sa pagprotekta tulad ng mga subsidiya sa sektor ng agrikultura at manufacturing. Protektahan ang lokal na agrikultura at industriya. Hindi liberalisasyon ng bigas at ng mga produkto. At bigyan ng subsidyo tulong yung mga producers natin. Kasi hindi na kakayanin makipagkompetensya sa mga bansa na sinuportahan ng kanilang gobyerno. Sa short term naman, ayon kay Professor Leyco, kailangan ng subsidiya para sa mga nagugutom. Ngayon pa lang, repasuhin natin yung budget natin. Meron ba tayong pantustos doon sa pagbibigay ng tulong sa mga mawawala ng sweldo, mawawala ng hanap buhay? Ano ang kakainin ng ating mga mamamayan?